Ang ating pag-usapan ngayon, mga kabro, ay tungkol sa mga pinakabagong air defense system ng Armed Forces of the Philippines. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Ang Armed Forces of the Philippines, especially ang Philippine Navy, ay nakakuha ng malaking air defense weapon system para mapalakas ang depensa laban sa mga aerial threats, lalo na sa West Philippine Sea. Ito ay ang BrahMos Missile Defense System na gawa ng India at Russia, at ang BrahMos Missile System ay isa sa mga pinaka-powerful na weapon, at ang Pilipinas ay ang pinakaunang bansa sa Asia na nagkaroon ng ganitong klaseng missile. Pumirma ng kontrata ang Pilipinas na nagkakahalaga ng $375 million para sa pagbili ng napaka-advanced na klase ng missile, ang BrahMos Anti-Ship Missile na mula sa India, at ito ay ang panlaban natin sa China, kung saan kitang-kita ang mga barko ng mga Chinese na naka-station sa West Philippine Sea, at ang tatlong batteries na inaasahan na mai-deliver sa Pilipinas bago matapos ang taong 2022. Ay may kasama ang tatlong mobile launcher units na nagmamount ng tatlong missile bawat isa, at ang bawat batteries ay may kasamang vehicle para sa radar surveillance para makuha ang maritime target support gaya ng missile reloads, nag-command control, at kasama rin sa deal ang training para sa battery operators, kasama na din ang maintenance. At ang Integrated Logistics Support Package at ang BrahMos Missile ay doon i-assign sa bagong nabuo na Coastal Defense Regiment of the Philippine Marine Corps. At ang pagbuo ng nasabing regiment ay siya magpuprotect sa mga sea lines of communication sa pagitan ng main island at ang subject territorial dispute, at ang mga lugar na inaangkin ng China. Ang BrahMos missiles ay nakapagbigay din ng land attack capabilities gamit ang GPS guidance. At ang BrahMos missiles ay may maximum speed na aabot hanggang Mach 3. At ito ay napakabilis at hindi basta-basta na ma-intercept. At ang BrahMos ay mayroong range na aabot hanggang 400 kilometers. Kaya ang air defense missile ng Pilipinas, itong BrahMos, ay ang pinakamatindi dahil ang maximum range nito ay aabot hanggang 400 kilometers, na ibig sabihin, kayang-kaya nitong abutin ang West Philippine Sea. Kung mayroon talagang gyera, ang air defense ay unang magagamit. Follow up na lang ang mga ground forces, ang lulusob, at ang unang aatake sa mga kalaban ay ang kanilang mga aircraft. Kagaya din nung nangyari ang Battle of Pearl Harbor noong World War II. Ang unang umaatake ay ang mga Japanese gamit ang kanilang war aircraft, at pinaulanan ng mga battleships ang mga Amerikano ng mga missiles. Kaya napakahalaga talaga ang surface-to-air missiles, surface-to-ground missiles. Ang sitwasyon ng Pilipinas kung sakaling makalaban ang China, ang mga INCIC ay gagamitin nila ang kanilang ICBM o tinatawag na Intercontinental Ballistic Missile mula sa kanilang bansa, at ito ay aabot hanggang sa Pilipinas. Kung gagamitin natin ang ating BrahMos missile, ay hindi ito aabot sa mainland China, hanggang West Philippine Sea lang ito. Kaya kailangan talaga natin ang tulong ng Amerika, gaya ng Ukraine, di talaga kaya nilang talunin ang Russia, kaya ang Ukraine ay humingi ng tulong sa Amerika at sa European Union. Ang Amerika ay nagpadala ng $800 billion worth of weapon. Ang air defense weapon ng Pilipinas ay mas malakas ngayon kung ikukumpara mo noon.
Maliban sa BrahMos missiles, ang Philippine Navy ay nakatanggap ng bagong Missile Surface-to-Air Missile o tinatawag na SAM. At ito ay gagamitin para sa dalawang Jose Rizal class frigate at ito ang pinakaunang surface-to-air missile sa Armed Forces of the Philippines na may kakayahan na magdepensa sa teritoryo ng bansa lalo na sa West Philippine Sea. Ang Missile 3 ay gawa ng France at isa itong infrared homing manpads o tinatawag na short-range air defense system o SURAC missile pa pwedeng ilalagay sa four-wheeled vehicle, pwede rin lalagay sa mga barko o pwede rin sa mga helicopters at ang kanyang portable configuration o gagamitin ito as a manned patrols na ibig sabihin na pwede itong bitbitin ng isang tao. Yan ang ibig sabihin ng portable configuration o tinatawag na manned pads. At napaka-epektibo nitong pang-depensa laban sa mga helicopters at mga jet fighters gaya ng maraming pinabagsak ng mga helicopters at eroplano ng Russia na pinabagsak ng mga Ukrainian gamit ang manned pads, ang Minstrel 3 or SAM ay may maximum speed na abot hanggang Mach 2.7 at epektibo ito sa range na abot hanggang 6 to 7 kilometers at ang missiles na ito ay mas matutulin pa kaysa sa mga bagong jet fighters sa speed na Mach 2.7. At maliban dito sa Mistral 3 surface-to-air missile o tinatawag na SAM, ang Philippine Air Force ay meron din powerful na weapon. Ito ay ang Spider. Ang Spider ay isang short at medium range missile na kinakarga ng isang sasakyan at ito ay gawa ng Israel Rafael Advanced System with the assistance of Israel Aerospace Industries. Ang Spider missiles nito ay may range na abot hanggang 50 kilometers at ang kanyang speed na abot hanggang Mach 4. Napakabilis ang missiles nito. At ang Philippine Air Force ay mayroong 3 batteries at 18 firing missile launchers. Ang Armed Forces of the Philippines ngayon ay mas malakas kung ikukumpara noon. At salamat sa ating mahal na Pangulong Duterte na kanyang binigyang pansin lalo na sa ating Armed Forces. At sana sa administrasyon ni Bongbong Marcos ay ipagpatuloy niya ang mga nasimulang mga pagbabago sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang giyera ngayon ay di na tulad noon na pwede kang pupunta doon sa bundok at doon magtatago. Ngayon, isang push button na lang gamit ang missile at wala na. Ibig sabihin, goodbye na. Hanggang dito na lang mga kabrong. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang gabi umaga. Tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat po.